isang mapagpalang araw sa ating lahat. Una sa lahat, ako nga pala si Ginoong Daryl T. Kanja. Ang aking gagawin ngayon ay magsuri ako ng isang akdang pampanitikan na kung saan ito ay sarsuela na pinamagatang Walang Sugat ni Severino Reyes. Bago ang lahat, sino nga ba si Severino Reyes? Siya ay ipinanganak noong ikalabing isa ng Setyembre, 1861 sa Santa Cruz, Manila at namatay sa edad na 81 noong ikalabing lima ng Setyembre, 1942. Ikalima siya sa anak ni na Rufino Reyes at Andrea Rivero. Mas kilala siya bilang lulabas siyang at siya ay tinuring na ama ng sarsuelang Tagalog. At alam niyo ba na ang kaniyang palayaw ay Don Binoy? Siya ang unang patnugot ng Liwayway noong 1923 at siya rin ang nagsilbing pangulo ng dakilang bayan at ginawang kasapi ng ilaw at panitik, kapwa mga samahan ng mga manunulat. Siya rin ay naging mahusay na direktor at manunulat ng dula. Siya rin ang nagtatag ng Gran Compañía de la Zarzuela Tagala upang itanghal ang kanyang mga dula sa teatro ng Maynila. Kahulugan ng paksang Walang Sugat ni Severino Reyes ay ito ay patungkol sa pag-iibigan, pagtataksil at pagiging makabayan. Pagmamahal na kailanman hindi matatapatan na kahit isusugal ang lahat para sa kaligayahan ng bawat isa. Umaasa rin sila na magiging maayos at magiging matiwasay ang lahat, ngunit tila ito'y naging kabaligtaran sapagkat sila ay pinagtaksilan at nalinlang. Ito rin ay pumapatungkol sa pagpukaw sa mga damdaming makabayan na mga Pilipino dahil sa kanilang pag-iisa at pagdadayamayan at lalong-lalo na sa oras ng kagipitan at paghihirap. Sa kasawiang palad, may namatay sa pangyayaring iyon dahil sa pag-aakalang tutuhanan na ang lahat ng pinapakita ng mga dayuhan at sa paniniwalang magiging mapayapa at maayos na ang kanilang pamumuhay. Dahil sa pangyayaring iyon, sila ay nag-alsa at nagigante sa mga dayuhang nagpapahirap, nanakit at nang alipin sa kanila. Ito rin ang dahilan kung bakit nasaktan ang damdamin ng mga Pilipino. Ito ay dahil sa hindi pantay ang kanilang pagtrato sa mga tao at sa dahil na rin sa pagtataksil ng ibang kaalyado. Hindi literal na nangangahulugang walang sugat, ngunit ito ay nagpapahiwatig o diwa ng tunay na pag-ibig sa isa't isa at sa mga kasapi, pagdadamayan at ang pagiging isang taong makabayan. Sa teoryang pampanitikan naman ay sosyolohikal sapagkat nakatuon kasi sa kanilang pakikitungo at pag-iisip sa bawat isa o sa lipunan sa istorya. Katulad na lamang ng galit ni Tin Yong sa mga Praile. Pangalawa, ito ay realismo sapagkat nasa kanila na ang realidad ng buhay na kahit sina Tin Yong at Julia'y nag-iibigan, meron pa rin hadlang sa kanila. Katulad na lamang ng paghiganti ni Tin Yong para sa kanyang ama laban sa Espanyol at sa pilitang pagpapakasal kay ni Julia kay Miguel. Pero may halo pa rin itong romantisismo sapagkat sa huli nanalo pa rin ang pag-iibigan ni na Tin Yong at Julia. Tunay na nagpapakita ng larawan
na sumasalamin sa pangyari noong nasa kamay pa ang Pilipinas na mga Kastila ang sarsuelang walang sugat ni Severino Reyes. Ipinapakita sa likod ng pag-iibigan ng mga bidang si Tinyong at Julia ang isang revolusyon na tuluyang pinaglalaban hanggang sa makamtan. Nagpapakita ito ng dalawang magkaibang pangyayari, ngunit ito ay sumisimbolo sa iisa lamang. Naging matagumpay ang walang sugat para ipaunawa sa mga manunood ang kahalagahan ng paggamit ng pag-ibig bilang pangunahing tema ng sarsuela. Isang larawan ng kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng pananakop ng Kastila ang pag-iibigang Tinyong at Julia. Maaring ihambing ang Pilipinas kay Julia at ang Kastila naman sa kanyang mapapangasawa at magulang. Si Tinyong naman na siyang kanyang kalaguyo ay sumisimbolo sa mga Pilipino. Naipit siya sa isang sitwasyon na kung saan ito ay napakahirap takasan sapagkatutol ang kanilang mga magulang sa pag-iibigan nila ni Tinyong. Gayunpaman, hindi nila ito hinahayaang masira at ang kanilang relasyon at pinaglalaban ito hanggang sa huli at matagumpayan ang nakamit ang inaasam-asam na pag-iibigan. Tulad ng kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, halos wala nang takas ang mga Pilipino dahil napakailalim ng pananakop ng napakatagal na panahon sa ilalim ng makapangyarihang bansa. Hindi sumusuko at patuloy na minamahal ang isa't isa kahit pa magkalayo at tumupad sa kanilang salitaan sa araw ng kanilang napag-usapan. Makikita rito ang determinasyon ng magsing-irog na makamit ang inaasam-asam na pag-iibigan. Hindi sumusuko at patuloy na nakipaglaban upang makamit ang asam na kalayaan katulad na lamang na ginawa ni Tinyong upang maibalik at mabawi ang minahal o ang minamahal. Isang mainam na paraan ang sarswelang walang sugat sapagkat nagpapakita ito ng kalagayan at determinasyon ng mga Pilipino noong unang panahon at ang mga makakamit mula sa pagtitiyaga at pagkikipaglaban sa anumang paraan. Itinuturo sa atin ang sarswelang ito na may mabuting maidudulot sa atin ang ating pagkamakabayan, pagiging matiyaga at hindi sumusuko sa anumang laban. Maaring ang sabihin, tandaan o kalimutan na lamang ang nakaraan sapagkat ito ay tapos na. Ngunit walang pinipiling panahon ang aral na dulot ng sarswela. Siguro may mga bagay tayong maaaring ihambing sa mga pangyayari sa nakaraan. Tulad na lamang sa pagtupad ng ating mga pangarap, walang ibang hinihiling o pinapangarap ang mga Pilipino noong unang panahon kundi makamit ang kalayaan. Maihambing natin ang ating mga sarili sa ganitong sitwasyon sa kasalukuyang panahon. Marami tayong nais abutin o pinapangarap. Nararapat lamang na tayo ay magsikap at magtiga. Samahan na rin ang paglakip ng katakot-takot na pag-asa at determinasyon. Lagi lang nating tandaan na ang aral sa ating mga buhay ay walang pinipiling panahon. Ito'y mapasang ayon man ito o nung una pang panahon. Batay sa kwentong aking sinuri ay napatunayan ko na ang buhay noon ay hindi ganoon kadali. Marami itong kaakibat na mahirap na karanasan sa buhay, katulad na lamang na maraming sakim na nagpapahirap sa buhay ng isang tao dahil sa kasamaang itinatago sa sarili. Marami rin ang nagkukunwari sa likod ng kabutihang ipinapakita na kung saan hindi nakikita ng tao. Ang pagmamahal ay hindi gaano kadali.
meron tayong mga dapat o may mga problema pa tayong dadaanan or maranasan. Katulad na lamang naranasan nating masaktan na kung saan na parabang ikamamatay na natin pero gumagawa tayo ng paraan para ito ay ating malagpasan upang maka-move on tayo o maka-mahilom ang ating mga sugat. At ang sabi nga nila, pag may gusto, may paraan. Pero sa kadami-dami ng ating mga pinagdaanan, sa huli, simbahan pa rin ang kahantungan. Ang pag-ibig ay hindi isang malaking bagay. Ngunit, ito ay milyon-milyong maliliit na bagay. Ang buhay ay isang napakahabang daanan sapagkat ito ay mayroong baku-baku at liko-liko na ating pagdaanan. At yan lamang po sa araw na ito at salamat sa pakikinig at hanggang sa muli. Paalam!